Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pumalo na sa mahigit 5 million ang bilang ng mga taong nasawi sanhi ng COVID-19 sa buong bansa. Sa lumabas na bagong tala, umakyat sa kabuuang 5,192,249 ang binawian ng buhay at nanguna sa pinakamaraming na italang nasawi ang Estados Unidos na mayroong 798,245. Kasunod ang Brazil na may 613,416, 466,980 naman ang death toll sa India, habang 293,186 ang napaulat na namatay sa Mexico. Samantala, lumabas din sa pinakahuling datos na umakyat sa kabuuang 259.7 million ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo, habang nasa 234.8 million naman ang bilang ng mga gumaling. Paalala ng World Health Organization o WHO sa lahat na sundin ang health protocols, kasama na ang palagi ang pagsusuot ng face mask at ang regular na pag-sanitize ng mga kamay. Formal na hiniling ng Department of Transportation o DOTR sa search engine company na Google na isama sa kanilang Google Maps app ang mga bike lane na itinalaga ng pamahalaan. Ayon sa DOTR, makakatulong ang Google Maps upang mahanap ang mga nagbibisikleta sa lansangan na may bike lanes na pwede nilang daanan, lalo na sa mga malalaking highway kagaya ng EDSA at Commonwealth Avenue. Layunin nito na tulungan ang mga nagbibisikleta sa araw-araw nilang biyahe at hindi na sila mahirapan pa sa paghahanap kung saan dadaan. Nauna rito, nakumpleto na ng DOTR ang 500 kilometrong bike lane network sa Metropolitan City sa bansa, kabilang ang Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. Naglabas ng pahayag ang St. Luke's Medical Center ukol sa mga naninira sa ospital matapos gawin dito ang drug test ng dating senador at kandidato sa pagkapangulo na si Bongbong Marcos. Ito ay matapos makatanggap ng pambabatikos ang ospital nang gawin ang drug test kay Marcos na nagresulta sa negatibo sa paggamit ng cocaine. Paliwanag ng ospital, standard at karaniwan ang format ng printed test result sa lahat ng healthcare facilities na otorisado ng Department of Health o DOH na magsagawa ng drug test. Ayon naman sa mailing address na Barangay Ususan, ginamit ito ng St. Luke's kahit pa nasa Barangay Fort Bonifacio ang pasilidad dahil ito ang lokasyon na nasa listahan ng DOH nang bigyan sila ng accreditation noong 2010. Hinimok ng pamunuan ng ospital ang publiko na iwasan na ang maling impormasyon sa social media na nakakasiraan nila sa imahe ng mga establishmento. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Sa pagkakasupil ng presensya ng makakaliwang grupo sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro, paano nakasunod ang tribong buhid at tribong hanunuo sa mabilis na pag-usad ng kanilang pamayanan? We work very hard for barangays. I want them to feel that they belong. Kasama si Cesar Soriano, saksihan ang pagkakapit-bisig ng mga katutubo, militar at pamahalaang lokal upang sabay-sabay na umangat ang bawat mamamayan sa Bayan ng Progreso. Magandang gabi, Pilipinas! Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.